Welcome po, Kom, and Happy New Year. So, Kom, una sa lahat, paano po yung ano, yung adjustments ng PBA ngayon dahil yung IATF, nagsabi po na bawal na naman po ang contact sports. Tungkol dyan, binigyan po natin ang approval ni Chairman Mitra ng GAB para sa makakapaglaro tayo in bubble setup. So, hindi pa kami nag-uusap po anong klaseng bubble. Pangalawa, pinayagan na din tayo ni Mayor Vico Soto sa Pasig na maglaro. Nag-flag ceremony siya noong January 3, na napakinggan namin na bawal ang contact sports pero pinapayagan namin ng PBA kasi may protocol sila at may safety officers. So nagpapasalamat ako kay Mayor Vico na pinahintuluro tayo maglaro sa Inares at tanggap na binigyan tayo ng permit na makapaglaro na rin, ay tinigil muna natin kasi maski na may go signal na tayo, kinausap ko nga yung staff ko, yung technical committee na ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, nakakatakot. Wag mo muna natin i-push through yung conference. So sabi nila, sige Kong, tingnan natin. So nagpatawag ako ng team managers meeting, pati safety officers meeting nung araw na yon. Nung hapon ng team managers, gabi ang safety officers with Dr. Canlas. So tinanong ko yung mga pananaw nila. Sabi nga nila, mas maganda yata na itigil muna. Tinanong ko din si Dr. Canlas, Doc, ano sa palagay mo, mga 2 to 3 weeks? Maganda yan. Kasi sa tingin ko din naman, bababa yung mga cases after 2 weeks. So sabi ko, sige, kinabukasan nag-board meeting kami. Explain ko sa board yung kung ano napag-usapan natin at yung aking pananaw. Pumayag naman sila na itigil muna natin ang conference. Humingi din ako ng pagpasensya sa kanila, pati sa team owners na pagpasensyaan muna. Alam ko naman po, malaki ang gastos kasi may imports, tapos dire-diretso pa rin yung sweldo ng mga players. So sabi ko, pagbigyan muna ako siguro 2 to 3 weeks. Tapos tingnan natin, i-assess natin kung paano. Kung nabanggit niyo po yung import, so paano po sila ngayon? Kamusta po yung safety naman nila? Okay naman sila. Kasi inaalagaan sila ng mga teams at wala tayong scrimmages . Pati scrimmages, pinatanggal natin kasi madi-defeat lang yung purpose natin na mag-ingat-ingat. So pinayagan natin yung clusters na apat-apat lang sila na players na maglalaro sa court, shooting, pero wala pa rin close contact. Yun ang ating pinapatupad ngayon. So as of now, okay yung mga imports. Dire-diretso pa rin ang kanilang mga sweldo dahil nakakontrata yun. So, kung wala naman pong nag-test positive sa players natin? May mga na-positive kahit sa mga staff natin sa PBA, may mga referees, table, na may nag-positive. So, maganda rin yon para makagaling din sila. Pero hindi naman lahat nag-positive. Pero ano lang kung sila? Nagre-report naman po sila ng nararamdaman nila sa inyo, gano'n. Nagre-report sila sa safety officers. Kung na nararamdaman nila, kung may symptoms na sila, hindi na sila papapractice yan o dun ka muna sa bahay, isolate ka na agad, huwag ka muna humabilo sa mga pamilya mo. So, sinasabihan na sila. Ayan, Kom. So, lipat tayo sa dun nga po sa unrestricted free agents kasi yun nga po yung mga tao medyo nagulat rin kasi bakit po yung Ginebra at saka yung San Miguel, ang daling nakakuha ng players. So ano po yung issue nyo? Ano po yung tingin yung issue ng unrestricted free agents? Yan na, free agent. Madaming umaangal noon, bakit walang free agency? Ito na. Ito na yung taon na may free agency. So yung mga players,
baka yung iba kasi naka-renew, lalo yung mga mabigat na pangalan, baka ni-renew na nila nung araw pa. So itong mga hindi pa na-renew, nakakapamili. Kasi sinabihan na natin ng mga teams, last year pa, mag-renew na kayo. Ito yung mga mag-free agent. Ito yung ito sinabi natin free agency. So tingnan niyo, so pinasa na namin sa mga teams, siguro kasi pandemya, hindi nila nakikita yung pangyayari. Naglabas na din kami ng memo ulit. Siguro mga 2 to 3 months hindi mo pa na-renew yung mga players, mag-iisip na siguro yun. Uy, gamble ko na. Magsubukan ko sa mag-free agent ako. Pero gamble mo na rin yun. Kasi pag walang kumuha sa'yo, bumalik ka sa team mo, aseguradong hindi na rin yun ang offer na ibibigay sa'yo, di ba? So ito na. Ito na yung sinasabi natin na free agent ng mga players na katulad nga Bong, nag-meeting kami ng nung board meeting. Oh, ito yung free agent. Anong gagawin natin? Paano pag mga sister teams? Pwede ba? Pwede ba mag-free agent? Sabi niya, hindi pwede. Noong una, hindi pwede. O dapat, sabi naman namin, tayo mo na, kaya nga free agent eh. Di ba? Para makapamili ka. Yun naman ang concept nun eh. Kung pipigilan mo, bali wala. So napagkasunduan ng board, pati ako, na tingnan muna natin this year. Tingnan natin this year kung makaka-apekto sa PBA, sa Liga, saka natin i-revisit. Kung wala naman, katulad naman yan, ilan-ilan lang naman, so okay pa, di ba? Tingnan natin 2015 batch. Yun yung next year eh. So tingnan natin kung makaka-apekto, i-revisit. Kung ano makakaganda sa Liga, gawin natin. So, bale, pag free agent naman, yung teams parang free for all na rin yan sa teams, no, Com? Kasi sila na rin talaga yung magre-recruit ng free agents eh. Hindi din. Hindi lang. Ito ay para sa mga players din. Kahit i-recruit mo ako, ayoko sa'yo, kahit mababa ang sweldo ko, gusto ko dito sa team na to, dito ako pupunta. Diba? Mamimili yun eh. Parang call advantage sa mga players yon. Kaya ginawa natin yon para makapamili din sila at kung anong gusto nila. Yun nga lang, gamble ka. Kung hindi ka kinuha ng team na gusto mo, babalik ka doon sa mother team mo, syempre iba na yung offer sa'yo. Pero yun ang kagandahan ng free agency na hindi ako nakatali. Katulad ng mga iba, di ba? Ay hindi, forever na dyan. O ang rights, may right to match ako. Pwede hindi na umalis sa akin. Ito, pwede mamili yung mga players. Yun nga lang, gamble mo na rin. At kung hindi ka inoffera na within lower than 4 months, gamble mo na rin. Ang problema mo doon, pag na-injured ka naman. Diba? Pag na-injured ka, ayun, ganun din eh. Talagang pag-iisipan mo rin kung kukuhanin mo o hindi. Parang ano, parang NBA. Diba nagsama-sama si LeBron, ang dami nagsama doon, kahit mababa ang sweldo, kasi gusto nila yung team na yon o makatikim ng championship, so doon sila pumunta kahit mababa. Pero ang kagandahan naman dyan, meron naman salary cap yan. So titingnan natin kung paano. Pero yun nga, as of now, wala pa kami nakikitang disadvantages for the league. Pero pag nagkaroon, i-revisit sigurado ng board. Ay, mabalik po tayo saglit dun sa dito sa COVID situation natin. Kasi nung December, nung super baba na ng kaso dito sa atin, talagang tuloy-tuloy na sana eh. May crowd na sa Araneta, nag-plans na rin po tayo sa MOA. So, sa inyo po ba, Kom, nakaka-frustrate po ba na balik na naman sa dati? Ang tataas na naman ang kaso, then wala na naman uling laro. Nakakalungkot. Kasi, di ba, ang dami na ng crowd natin, full capacity ito sa nung crowd natin nung Pasko. So, nakakalungkot. Hindi lang sa akin, pati sa mga players, pati sa mga fans. Mm-hmm. Ang
katulad nga nung unang bubble natin, iniisip ko na lahat kung anong pwede mangyari. Pwede mag-postpone, pwede magka-COVID ako, pwede magka-COVID yung mga tao ko. So pinasok ko na yung pwede mangyari na pag nangyari, eh wag na akong malungkot. Ah, hindi, wag ka na magalit. Oh. Ganun talaga pangyayari, hindi natin kontrolado. Eh. So pinasok ko na yun noong unang December natin yung saklay. So daladala ko nga na hanggang ngayon na ganito talaga sitwasyon. Hindi naman natin ginusto. Walang may gusto nito. Siguradong walang may gusto nito. So, ang ginagawa ko nilang, tingnan natin kung anong magagawa natin na by all means sana makalaro tayo. Pero, nandun pa rin yung protection at safety ng lahat. Ito ngayon po, two conferences lang. Philippine Cup tapos Governor. So, mag-award na po ba ng Leo Awards ng MVP after this season? Oo. Meron tayong awards night pa rin. May mga awards tayo kung ano yung full awards to. Kasi nag-two conferences na rin tayo dati, di ba? Noong panahon ni Comnoli. Susundin lang natin yon. Two conferences na may mga awards yan. Ang point system din nun, 60-40. So, kung anong ginawa dati, yun pa rin ang gagawin natin. Wala tayong babaguhin kasi two conferences. Ano po yung rookies coach ko? Kasi syempre, nakailang draft na po ba? Isa pa lang. So, yung rookies, same lang din po? Oh, yung rookies, pareho din kasi two conferences yan. So, kung ano setup ng two conferences na buo yung awards, merong defensive team, di ba? May kompleto pa tayo. Na may mythical five, buo yan. Buong awards na bibigay natin sa mga players. Alam natin medyo matagal ka na rin po sa PBA. So, eto outside na nito, outside na ng COVID, outside na ng mga issues ng free agency. Last na lang po, Kom. If gagawa ka po ng starting five, since nung dumating ka po sa PBA hanggang ngayon, sino po yung starting five niyo? Sigurado, Junmar, Alvin Patrimonio, Mon Fernandez. Kusan ko na yung dalawa para sa akin. Opo. Pero sigurado yung tatlo na yun, nakalagay na sa akin. Mm-mm. Ah, Bogs. Opo, Bogs. Bogs, tama. Ito na lang. Isa na lang. Bigay mo na sa akin yung isa na yun. Okay, free. Yung isa, free. Ayan, Kom. Maraming salamat, Kom. And stay safe ka po dyan, Kom. Maraming salamat. Lalos kayo. Mag-ingat kayo. At ano, yung katulad, mabalikan ko lang yung awards night. Yung awards, di ba? Kapag tuloy itong second conference, sana. Kaya humingi kami ng dasal sa inyo. Maraming salamat, Bong. Maraming salamat talaga.